Ang ikalawang anyo ng tula ay ang malayang taluturan. Ito ay isang tula na isinusulat ng walang sinusunod na patakaran kung hindi ang anumang naisin ng manunulat. Halimbawa, O buhay, saan na ba? Bakit ba bakit? Tanong na. Sa halimbawang ito, iba-iba ang sukat sa bawat linya. Ang unang linya ay may tatlo na pandig, ang ikalawa ay may apat na pandig, lima naman ay ikatlong linya, at ang huli ay may tatlong pandig. Nagkakaiba at walang sinusunod ang tulang ito. Sa tugmaan naman, wala rin sinusunod na paraan ng pagtutugma. Sunod na anyo ng tula ay ang walang sukat na may tugma. Ito ay tula na walang sinusunod na sukat, ngunit may tugmaan. Halimbawa, ang magnanakaw ay mapagsamantala, magaling magkunwari, madaling makilala. Balak kayong ginagamit kahit hindi sa pirata. Magnanakaw pa rin ang nakikita sa kanya. Ito ay hango mula sa kanta ng Asin na Magnanakaw. Sa sakmong na ito, walang sinusunod na sukat dahil ang unang linya ay may 12 pantig. Ang ikalawa at ikaapat na linya ay parehong may 14 na pantig. At 16 naman ang ikatlo. Sa tugmaan, nabibilang sa tugmaang patinig ang sakmong na ito. Ang huling anyo ng tula ay may sukat na walang tugma. Ito ay tula na may sinusunod na sukat, ngunit walang tugmaan. Halimbawa, kung kapalaran ko'y hindi maabot, dahil sa puso't utak laman ay away. Dalangin naman sana ay huwag mapaos. Ang tinig kong bukal sa loob, totoo. Ang halimbawang ito ay may sukat na 12 pantig. Ibig sabihin, may sinusunod na sukat. Samantala, ang tugmaan ay paiba-iba. Nangangahulugan lamang na ito ay walang tugmaan. Ngayon at alam niyo na ang mga anyo ng tula ay ang mga elemento naman ng tula ang ating tatalakayin. Ang mga elemento ng tula na ating pag-uusapan ay ang saknong, taludtod, tugma, sukat, tayutay at persona. Uunahin natin ang saknong. Ang saknong ay ang pinagsama-samang taludtod o linya. Isang grupo ito sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya. Halimbawa, kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita, kahit ayaw mo na. Ito ay mula sa kanta ng This Band na Kahit Ayaw Mo Na. Ito ang halimbawa ng isang saknong. Ang sunod na elemento ay ang taludtod. Binubuo ito ng salita at ang salita ay binubuo ng pantig. Ito ay tinatawag ding linya o verse. Gawin pa rin natin halimbawa ang awit na Kahit Ayaw Mo Na ng This Band. Ang saknong na ito ay may apat na taludtod. Ang unang taludtod ay ang kahit ikaw ay magalit. Ikalawa naman ay sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Ang ikatlo ay kahit na ikaw ay nagbago na. At ang huling taludtod ay iibigin pa rin kita kahit ayaw mo na. Sa kabuuan, apat na linya lahat. Sunod na elemento ay ang tugma. Ito ang nagpapaganda sa diwa ng isang tula, kahit na ano pa ang paraan ng pagtutugma. Sinasabi rin na may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Mayroon tayong tatlong grupo ng tugmaan. Una ay ang tugma sa patinig. Ito ay kung ang mga huling salita sa linya ay nagtatapos sa patinig. Ikalawa ay ang tugma na ang mga salita ay nagtatapos sa B, K, D, G, P, T at S. Ang huli naman ay ang mga nagtatapos sa L, M, N, NG,
W, R, at Y. Ngayon, kung may grupo ng tugmaan, ay may apat din na paraan ng pagtutugma. Una ay ang pattern na O-O-O-O. Ibig sabihin, ang lahat ng huling salita sa bawat linya ay magkakatugma. Halimbawa, kinalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi mababalikan. Ang halimbawang ito ay hango sa kanta na imahe ng Magnus Haven. Ang mga huling salita sa bawat linya ay nahihirapan, kapakanan, nahihirapan at mababalikan. Ang lahat ng salita ay nagtatapos sa letrang N. Napapabilang sa tugma ang nagtatapos sa L, M, N, NG, W, R, at Y. Sunod na paraan ng pagtutugma ay ang pattern na O, A, O, A. Ibig sabihin, alternate ang pagkakapareho. Halimbawa, mga gabing di namamalayang, oras ay lumilipad. Mga sandaling lumalayag kung saan man tayo mabadpad. Ito ay mula sa awit ng Ben and Ben na Kathang Isip. Ang magkapareho ng tugmaan dito ay ang huling salita sa linya una at ikatlo na namamalayang at kung na parehong nasa tugmaan na nagtatapos sa L, M, N, NG, W, at R. Samantalang, ang ikalawa at ikaapat na linya naman ay nasa tugmaang nagtatapos sa B, K, D, G, P, T, at S. Ibig sabihin, alternate ang kanyang pattern. Ang ikatlong paraan ng pagtutugma ay ang pattern na O, A, A, O. Ibig sabihin, ang una at huling linya ay magkakatugma samantalang ang ikalawa at ikatlo ang magkatugma. Halimbawa, noong nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan. At tumigil ang mundo. Ito ay hango sa kanta ni Moira na tagpuan. Ang una at huling linya ay magkakatugma. Ang salitang bathala at mundo ay parehong tugmaan sa patinig. Samantala, ang ikalawa at ikatlo ay tugmaan na nagtatapos sa L, M, N, NG, W, at R. Ang mga salita ay maintindihan at lumisan.